I saw a video before, like one guy, I even showed it to Buboy eh, before, like there's one guy just saying goodbye to his girlfriend. Na tinatry niya maging happy dun sa video, and then, but it's really a sad, a very, very, very sad scenario talaga. So it, talagang malaklas ang dating sa akin nun. So, and then yeah, aside from the other stories that we, the horror stories we hear during that time, no? And so, I got inspired to create a story na about sa mga ganong sitwasyon, mga ganong scenarios. So, I started na i-build yung story sa ganon, and then finally we were able to shoot it early January, di ba? Parang early January namin siya. This year. Okay. Thank you, Derek. Di naman po. May mga international film na rin po akong ginagawa. Pero, as a nurse, opo, first time. At first time ko rin na may kinikilig pala sa akin. Hindi ko kalahin ka lang, eh! Sabi nung likod ko nga, parang si John Lloyd, oh. Wapo mo, Buboy. Ay, sabi nila sa likod ko yun, oh. Huwag mo sisihin. Oh, ay, oh, wireless, Buboy, ah. May kilig, di ba? Na anong... Lalo na yung pa-slow mo, na pakita mo yung inyong ano, face reveal. Oo nga, medyo, hindi pa naalat ang ano. Hulat na hulat, di ba? Pero ang galing ni Derek, napunasan natin yung pawis ko doon kasi lagi bukas ang gripo ko pag nasa nurse ako. Kasi sobrang init po talaga ng costume. PPE. Halos PPE. Buong araw tayo, halos nakasuot talagang mismong mukha na lang namin yung kailangan makahinga. Kasi... lahat na yung sena namin, ganun. So, nakakaiyak. Okay. Ikaw mo, Buboy, nagka-COVID? Nagpo, para pong spalto yung ano ko, immune system. Hindi naman po nangyari. Spalto! So, saan mo hinugot din, ikaw? Yung karakter mo dito, yung... Like, where I said po kanina, na meron kaming similarity, siguro hindi ko na po maisa-isa kasi ayokong umiyak ako eh. So, masasabi ko na bilibaw kayo mga eh. Bilibaw sa kanya. Sana ako siya. Yan. Sana ako siya. Kasi ako, hindi ko po masabi kasi nobody's perfect po eh. So, wini-wish ko na sana ako siya. Yan. Na kaya niya lahat. Okay. Curious lang ako, nitong nagdaang pandemic, ano yung pinakamahirap or pinakamedyo, pinaka-challenging sa totoong buhay? Ang totoo po kasi, workaholic po talaga ako, ma'am. So, nung mga second week to third week, talagang na-alarma na po ako kasi wala na po akong trabaho eh. So, I mean, lahat naman po tayo, nawalan. May mga negosyo na nawala rin po yung negosyo nila, nagsarado. Pero siguro ako po ay isang palaban na bata, ama, at tao. Dahil hindi po ako magpapakaluklok sa kalungkutan. Gagawa po ako ng paraan para sumaya at magpasaya. Gagawa ko ng paraan kung nalulungkot ako dahil sa pera, gagawa ko ng paraan para kumita ako. Kung nalulungkot ako sa pamilya ko, kausapin yung pamilya ko para mag-ayos. So, maraming aral talaga si Makoy. Opo, napaka-simpleng pelikula. Pero pag inintindi po natin, napakadaming sinasabi, napakaraming aral na dulot sa atin ito. So, ang wish ko po, hindi naman po ko lagi magsasabi na panoorin nyo to. Ang akin lang, sana mapanood ng mga bata rin, no? I mean, yung mga teenagers, yung mga lonas, yung mga pagpapamilya, para mapahalagan pa natin lalo yung mga nurses natin. So, I love you all. I love you, Nurse Doc. Maraming salamat sa ano, kasi kayo po talaga yung naging hero ng pandemic na to. At sorry sa katigasan ng ulo din namin. At I love you. Okay. So, ngayon naman okay na okay ka na, Buboy. Pag-ati ka rin. Okay. Ayun lang na lang. Actually, naganda naman talaga ako kay Bella. Wala namang pong halong biro yun. Kamukha siya ng ex mo. Ha? Kamukha siya ng ex mo. Actually, iba yung saya na binibigay sa akin ni Chet kapag ako si Makoy. Legit. Kasi ako po, pag nag 3-2-1 action si Direk, nagiging Makoy po talaga. Hindi ko rin po alam, hindi ko ma-explain kung paano. Pero, iba ang kilig ko pag nandiyan si Chen. Yun ang masasabi ko. At yung pinaka nakita ko doon na nahirapan siya kay Chen, eh, di ba? So, pero mahal niya eh. Di ba? So, anong pipiliin mo? Mahirap ako, mahalin mo. Eh, sa akin, mamahalin ko, di ba? So, special si Chen sa akin.
Yan. Wala na, ay, tata, sorry, kayo na ba ako naglala. Ano, sa totoong buhay, ano, Buboy, may nagkapakilig ba sa'yo ngayon? Yes or no? Teka, ang hirap po kasi parang single father ako, so hindi ko na po alam yung pakiramdam ng kilig ulit eh. Totoo lang ha, nalimutan ko po. Siguro araw-araw akong kinikilig pag may mga kasama ko special someone. At siguro ngayon, siguro happy po ako sa karir na tinatahak ko po ngayon. Happy ako sa family ko, happy ako sa nanay ng mga anak ko kasi happy kami. At happy ako kasi malalaki na yung mga anak ko at yeah, I love you all. Eh, ba't may nagsiship sa inyo ni Jelay? ano po kasi, BFF ko talaga si Jelay. At habang buhay, kaibigan niya ako. So, ayan. Wala nang scoop. Okay, thank you. Kay Bella, ito na, last question ko. Parang, ano, congrats in fairness. Ano, very promising ka. At saka, nakikita namin sa yung ilang, ano, actress sa habang pinapanood ka namin. Anyway, Bella, pwede kang magkwento ng briefly lang, yung background mo, paano ka nag-start, paano ka napasok dito, is this your first film, yung mga ganun. Okay, so hi everyone, introduce ko lang ulit yung sarili ko. I am Bella Thompson po. I'm actually from Cebu, but I moved here in the city to pursue my passion in acting. So actually po, this is my first project na may lines ako. Kaya sabi ko, sa lahat, hindi ko na-expect talaga. That's why I'm very grateful kay Direk and to the entire Masaya Studios na ako yung pinili nila kasi they could have chose a more famous actress or pero ako yung pinili nila and I think para siyang miracle po kasi hindi ko po talaga in-expect and grateful po ako nakasama ko si Buboy and tinutulungan nila din ako when it comes to acting and wala, I'm just so grateful kung ano yung narating ko ngayon and for sure po, you'll see more of me in the future. Ilan taong ka na, Bella? I'm 19 po. Yes. Okay. Anong audition ka ba dito? Or yes po, yung time na nag-audition po ako is actually the time na sinabi ko sa manager ko na, Sir, uwi na ako ng Cebu. Wala naman akong ginagawa dito sa Manila kasi during that time, it was pandemic. Walang trabaho, wala akong natanggap na trabaho. Yung mga workshops din nagsistop, wala. So, sabi ko, ma, uwi na tayo, ganun. Tapos, yung audition, buti na lang, iyak. So, diba? Madali lang sa akin umiyak kasi before nun, umiyak na ako. Sabi ko, ma, uwi na tayo, parang wala naman ginagawa. So, yun nga, what's meant for you will eventually find you. So, nalaman si Buboy yung ano, partner mo dito or parang, ayun, parang gano'n na rin. Nako, ano po? Pinapanood ko po yung vlog ni Ate Jelay kasi fan po ako ni Jelay. Jelay talaga. Tapos yung first tanong ko sa kanya, kayo ba? Tapos yun talaga, tapos sabi niya, hindi. Tapos nalaman ko pala na Bisaya din siya. So yun, sabi ko, may sinabi ako na Bisaya word. Tapos sabi na, huy, ba't mo sinabi yun? Sabi, uy, Bisaya ka din ba? So yun, parang ano, and I know him before pa. I watched his film, Kid Kulafo, and bilib na bilib ako doon. And I'm so lucky to have worked with him. Okay. Sino idol? As an actress po, yung idol ko po is Claudine Barreto. Kasi kaya niyo po yung mabait na role at saka yung kontrabida. Claudine and saka kay Padilla po. Okay, sige. Good luck tayo. Siguro, based sa pag-iisip ko nun as a Makoy, siguro nakakabado ako. Kabado talaga ako mag-face reveal eh. O kasi, ang ganda niya kasi, di ba? So, parang siguro ang nasa isip ko na nun, bahala na to, basta gusto kita. Yun na lang po talaga yun eh. At mas lalo na lang siguro kinilig si Makoy nung nagtanong mo na ako eh. Nagtanong mo na ako, parang Beauty and the Beast pa. So, ang sagot niya sa akin, Beauty and the Best. So, yun ang nakakakilig. Kasi siyempre, sa mga kaibigan mo pa lang, punong-puno ng pangalipusta, di ba? So, friends kasi.
Pero nung sinabi niyang beauty and the best, tama na, masyado ka bang nagupuhan sa sarili niyo? Hindi, hindi. Hindi sa nagupuhan ako kasi alam ko na hindi para sa itsura yung sinabi niya na yun. Kasi best, kasi kung paano makipag-usap sa kanya, siguro yun yung pinaka-best. Pero kanina kasi nasa likod ka namin, parang kinilig. Hindi kasi, ang totoo po niyan, hindi ko akalain na may kinilig nga po sa akin. Ano? Sabi ko, gano'n na po yung reaction ko. Ay, doon na nga, Bella. Pero ikaw, Bella, ikaw, kanina, hindi ko kasi Buboy yung naririnig ko nagre-react. Ikaw ba, may kilig kang naramdaman nung nakita mo na sa big screen? Ay, hindi ko in-expect na ganun yung... Nag-cellphone siya eh! Hindi! Hindi kasi, parang, ano yung feeling na parang, ako yun, tapos, si, parang, oo nga, kinikilig nga ako, tapos, parang in denial. Kasi when we shot that scene, lagi na sinasabi sa akin, ba't hindi ka makatingin sa akin? Tapos sabi ko naman, titingin ako sa'yo, ba't kakabahan ako? Tapos yung parang gano'n. Tapos hindi ko na ma-ano yung linya ko. Tapos yung... Actually, meron kami eksena po nun. Yung sinasabi niya nga na hindi siya makatingin. Well, ako po kasi yung parang gusto ko tulungan din yung kapwa ko, actor, actress, para mas mapaganda nga po yung eksena. At thank you kay Bella kasi open siya, nakikilig talaga din siya. So, ang ginawa talaga namin noon, siguro para mawala yung kaba niya sa akin, siguro nagtitigang kami talaga. Nagtitigang kami, puso sa puso, at tinanggal namin yung hiya namin, tinanggal namin yung ilang namin. At well, kitang-kita naman po siguro sa mga reaction po namin ng pagiging natural sa mga emotions namin. Pero Buboy, honestly, hindi ka na-develop kay Bella. Lalo na sa mga eksena niyo. Kasi kung yung titigan, hindi naman during shoot yun, di ba? Oh, hindi pa during shoot yung titigan sa likod yun. Siguro sa tamang panahon, why not? Sa tamang panahon, why not? Oh, hindi sa showbiz na, ano kasi, ang ano ko naman, di ba, kakapanood yun lang makoy, tapos sasabihin ko, ngayon, susyotahin na kita. So, in the right time, di ba? Why not? Kasi mabait talaga si Bella, actually. Nakikita ko yung pagmamahal niya sa mother niya. Sobrang nakaka-believe. At yun ang nakaka-turn on doon. Yung mahal niya yung family niya. So, yun ang... Pero yan nga, si Buboy kasi kilala na namin sa GMA dati, nakikita namin siya lagi. I'm under Tyrone Escalante Artist Management with partnership with Merlion Entertainment. And kakasign ko lang pa sa... kasi I'm under GMA din. So there is still partnership with me as under sa Sparkle po. So kakasign ko lang po.